Chapter 4, Kapitulo 4. Kulay-kulayin niyo po habang binabasa ulyano. Ang Ruha Yahusha po ang magbibigay sa ulyano ng karunungan. Yaw di aw galui, may urun yaw. Mosley, Kapitulo 4. Ang pangmagulang na payo upang lumakad sa karunungan. Dinggin ninyo, aking mga anak, ang turo ng inyong tatay at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Dahil bibigyan ko kayo ng mabuting turo, huwag ninyong bayaan ang aking kautusan. Dahil ani ay anak ng aking tatay, malumanay at buntong sa paningin ng aking nanay. At tinuruan niya ani at ang sabi sa akin, panghawakan mo sa iyong puso ang aking mga salita. Ingatan mo ang aking mga utos at mabubuhay ka. Magtatamo ka ng karunungan. Magtamo ka ng kaunawaan. Huwag mong kalimutan ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo siyang bayaan, huwag iingatan ka niyan. Ibigin mo siya, huwag iingatan ka niyan. Karunungan ay pinakapangunahing bagay. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo, sa yawad mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Iyong ibunhin siya at kanyang itataas ka. Kanyang dadalin ka sa karangalan kapag iyong niyakap siya. Siya'y magbibigay sa iyo, sa iyong kulong putong na biyaya. Isang korona ng kagandahan ay kanyang ibibigay sa iyo. Dinggin mo, o aking anak, huwag iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. Ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Ituturo kita sa mga daan ng karunungan. Aking patnunubayan, patnunubayan ka sa landas ng katwiran. Kapag ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. Kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matinisod. Hawakan mong mahigpit ang mga turo, huwag mong bitawan iyong ingatan dahil siya'y iyong buhay. Huwag kang papasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Ilagan mo, huwag mong daanan. Likuan mo, iwasan mo, at saka magpatuloy ka. Dahil hindi sila nakakatulog hanggat hindi sila nakagagawa ng kasamaan. At ang kanilang tulog ay napapawi hanggat hindi sila nakapagpapahamak ng kapwa. Dahil sila ay nagsisikain ng tinapay ng kasamaan, may nagsisinom ng alak ng karahasan. Ngunit ang landas ng matuwid ay tulad sa maliyag na liwanag na sumisilang ng higit, may higit tungo sa isang ganap na araw. Ang lakad naman ng masama ay tulad sa kadiliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Aking anak, Anam, versikulo 20. Aking anak, makinig ka sa aking mga salita. Ikilig mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag maihiwalay mula sa iyong paningin. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Dahil buhay ang dulot sa mga nakatatagpo nito, at kalinga sa buo nilang o kagalingan sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso sa ng buong sikap dahil ito ang bukal na pinagbumulan ng iyong buhay. Iiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Tumingin matuwid sa iyong ang iyong mga mata at ang iyong mga titi ay tumingin matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa
at magiging matatag ang yawgod ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o kaliwaman. Ilayo mo ang iyong paa mula sa kasamaan. Beoshua, Gaul, Yahushua, Holmeoshkai, Amnam. Clap of rings po para kay Yahushua. Kaya ulit na